Nakulangan si Pangulong Marcos sa mga natatanggap na report kaugnay ng bagyo at habagat. Para makita mismo ang sitwasyon, nag-ikot siya sa ilang binahang lugar. May report si Ian Cruz. Sa Barangay Tanzana, Votas, lubog pa rin sa hanggang dibdib na baha ang maraming bahay, kaya may ilang kinakapos na ng supplies. Pagkain, syempre wala kaming mabilihan ng bigas eh. Sarado na yung mga tindahan. Wala pa rin kuryente. Ay, apakahirap po, hindi po kami makakontak po sa kamag-anak namin. Ang mga hindi naman makapangisda, namamasada na lang muna ng bangka. Hindi ka pwede sa dagat, sir. Yung lalaki ng alon eh, kaya dito kami ngayon sa mga baha. Isa namang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang at wala ng buhay sa ilog sa Malabon. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng briefing. Nakulangan daw kasi siya sa mga impormasyong na ibibigay sa kanya. Para gumalaw yung lahat ng ating mga agency, we need to know where to go. That's really what I need to hear from you. Hindi rin siya nasisihan sa briefing ng Office of Civil Defense. This is only NCR. I need a nationwide report. Yes, sir. We'll coordinate with Pag-asa rin, sir, yung binigay nilang list kanina. It's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Where? 130 of them were from one place. Doon tayo pumunta kagad. Kasunod nito, nag-ikot ang Pangulo sa Valenzuela. Matapos niya makausap si Mayor Wes Gatchalian, muling nabanggit ng Pangulo ang kakulangan sa paglalabas ng napapanahong impormasyon sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Nagtungo rin ng Pangulo sa Obando, Malabon at Navotas, kung saan matatagpuan ang sinasabing dahilan ng matinding pagbaha, ang Navotas Navigational Gate na nasira kamakailan. Bubuo na raw ng release package ang national government para sa mga lokal na pamahalaan. Samantala sa Bulacan, nakuna ng video ang unti-unting pagpasok ng baha sa May Kawayan Doctors Hospital and Medical Center kahapon. Sa loob ng 2 oras, hanggang bewang na ang tubig. Inilikas sa mga pasyente at mga gamit. Ngayong araw, humupa na ang tubig. Generator pa rin ang gamit. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.